Circumcision naman po ngayon ng mga life size o sinlaki ng tao ng mga imahe ng santo sa Paete sa Laguna. Nakatutok doon live si Susan Enriquez. Susan! Mel, patuloy nga ang prosesyon ng mga life-sized images dito sa Paete, Laguna. Ang prosesyon ay nagsimula kaninang alas 5 ng hapon at hanggang sa mga oras ito ay nagpapatuloy. Ngayong taon ay umabot sa 53 imahe ang ipinrosesyon at ang ilan sa mga ito ay inukit noong pang 1700 at 1800. Ngayong taon, dalawang mechanical images ang ginamit. Ito ay ang imahe ni Mary the Sorrowful o yung Mater de la Rosa at ang imahe nitong si Veronica. At tatlong salubong din ang magaganap dito. Ito ay ang pagtatagpo ni Jesus at ni Maria, ang pagharap ni Jesus at ni Veronica, gayon din ang pagtatagpo ni Veronica at ng Mater de la Rosa. At sinabi nga nitong si Father Eugene Fadul na talagang taon-taon ay ginagawa nilang mas makabuluhan ang paggunita ng Semana Santa. Ang unang purpose ng procession ay turuan ng mga tao, no, as catechesis, no? Ipaalala sa mga tao kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpakasakit sa krus. Kung paano... Dahil kilala ang Paete, Laguna sa pag-ukit ng kahoy, dito matatagpuan ang mga antigong inukit at nung matagal na panahon na, gaya na lamang ng imaheng pag-aari ni Denny Fernandez na ayon sa kanya ay inukit ng kanyang mga ninuno noong panahon pa ng Kastila. Iniingatan po namin pagkatapos ng prosesyon, di tinatabi na po namin yung mga santo. Tapos yung pong Jesus, ay di po namin inakatayo doon sa may tapat ng pinto po namin. Ilang minuto pa lamang po nakatatapos maganap na ang unang salubong kung saan ay harap na po si Jesus at si Maria at pinahiran ang kanyang mukha. Dito po ay ginamit ang mechanical image nitong Mater de la Rosa. Dalawang salubong pa po ang magaganap bago tuluyang matapos ang prosesyon at inaasahan na ito po ay matatapos ngayong araw bago mag-alas 10 ng gabi. Mula rito sa Paete, Laguna, Susan Enriquez, balik sa Mel. Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. Si Mel Tiangco, ang inyong Kapusong Totoo. Halos 5 taon na ang nakakalipas nang ating nakilala si Elno, yung batang may sakit na cerebral palsy. Sa loob ng 5 taon, patuloy siyang sinubaybayan ng GMA Kapuso Foundation. Ngayon naman, bilang pasasalamat sa lahat ng tumulong sa inyo, may babahagi siya sa atin at tiyak magsisilbing inspirasyon para sa lahat. Larawan ng isang batang determinadong humarap sa hamon ng buhay, si Elno. Hindi man siya tulad ng ibang bata, iba yung lakas ng loob ang kanyang ipinakita. Espesyal ang araw na ito para kay Elno dahil makakamit na niya ang bunga ng kanyang pagsusumikap sa 2 baitang ng pag-aaral. Kinilala siya bilang isa sa mga pinakamagaling na estudyante ng kanyang eskwelahan. Best in Bible, best in mathematics, at best in hekasi. Si Elno ay isang matalinong estudyante. Pinakamatalino siya kasi sa kanyang kalagayan at sa kanyang sitwasyon ay talagang nag-i-excel siya. Ang ina ni Elno, napaiyak sa tuwa. Masayang-masaya ako dahil sa kabila ng ganitong kondisyon ng anak ko, nandun ang provision ng Lord. We are so blessed among the blessed. Ang best friend ni Elno, proud na proud, dahil pareho silang umani ng parangal. Elno, pagbutin mo lang pag-aaral mo, lagi akong nandito, best friend. Bilang pagtanaw ng kagandahang loob sa mga sumusuporta sa kanya, hindi lang medalya ang alay ni Elno, kundi ang magsilbing inspirasyon sa lahat ng pinaghihinaan ng loob. Galingan niyo po sa pag-aaral niyo. Huwag po kasi susuko. Di dami na sa kasakap. Kapuso po hindi. Maraming po salamat. Walang anuman, Elno. Proud kami sa'yo dahil napakagaling at napakatalino mong bata. Sa kabila ng iyong kapansanan, pinatunayan mo na walang makakahadlang sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
Samantala sa mga nais pong maging bahagi ng mga projects ng GMA Kapuso Foundation, makipag-ugnayan lamang sa aming tanggapan, maaari kayong mag-deposito sa aming mga bank account o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Mga Kapuso, mapapanood ng ikatlong plug sa advocacy campaign ng GMA News on Public Affairs na may magagawa tayo. Ang tampok dito ang katipunerang si Trinidad Texon na nagsilbing nurse ng mga sugatan niyang kasamahan. Ang mga yapak niya ay sinundan ng kahangahangang kumadrona mula sa Camarines Sur na si Winifreda Soto. Narito po, panoorin natin ang patunay na may magagawa tayo. Sa pakikipaglaban ng mga katipunero para sa kalayaan, si Trinidad Texon nakipagsabayan sa mga lalaking revolusyonaryo. Pero hindi nagtapos sa labanan ang kanyang kabayanihan. Siya ang nagsilbing nurse na kumalinga sa mga sugatang katipunero. Dahilan para kilalanin siyang ina ng Philippine Red Cross. Ako si Winifreda Soto, isang kumadrona. Walang pinipiling panahon ang tawag ng aking tungkulin. Hindi ko maaatim na hayaan ang mga kababayan kong kailangan ng serbisyo medikal. Nang minsan akong parangalan bilang natatanging kumadrona, naisip kong magpatayo ng butika para sa mga nangangailangan. Ngayon, mayroon ng ganitong butika ang mahigit 30 barangay sa aming bayan. May nagawa sila noon. May magagawa tayo ngayon.